Alright mga boss, kamusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. And for today's video mga bossing ay about dito sa ating front fender. So front fender mga bossing ng ating Yamaha Mio 125 o itong ating M3. Sa mga Mio nga pala, nakagaya nito ay madalas na na-encounter natin yung ganitong issue sa front fender. At kung mapapansin po natin, yung ating front fender ay medyo magalaw at kalaunan, unti-unting nabibiyak yung sa bandang kabitan ng ating tornilyo. So katulad nito mga bossing, makikita nyo yung may guhit ay nakanganga na yung ating plastic, no? Biyak na yung ating plastic. So yan mga bossing ay epekto ng palaging magalaw or sa palagay ko medyo malambot yung reinforcement ng pagiging plastic. Tinanggal ko na itong front fender ng ating Mio o itong tapalodo sa unahang gulong ng ating Mio at aking ayusin at lalagyan ng reinforcement dito sa bandang ilalim. Sa makikita nyo mga boss dito sa ilalim ay maglalagay tayo ng dalawang pirasong bakal, dalawang pirasong flat bar na ating binutasan. So ganito yung itsura ng ating flat bar mga boss. Ang length po niyan ay 7 inches at yung butas na ginamit ko ay yung drill bit na 12 mm. At i-bend ko siya para mag-fit dito sa angle ng ating tapalodo ng ating front fender. At ito yung plastic na nakaharang sa bandang gitna ay bubutasan ko yan dun sa bandang ilalim niya para lumusot itong ating flat bar na bend. So ganyan mga boss, yung part na yan. Lalagyan natin ng butas. Ang gagamitin natin dito ay yung ating soldering iron, na pinainit na soldering iron para mabutas. At magkakaroon din tayo ng adjustment mga bossing dito sa ating gagamiting bolt. Yung original na bolt niya ay maiksi. So mangyayari, naglagay tayo ng flat bar. So may kapal yan na almost 3 mm. So mag-a-add na tayo ng thickness. So mangyayari, kakaroon din tayo ng revision dun sa bolt, sa dalawang bolt na gagamitin natin dito. So after natin mabutasan mga bossing yung plastic, i-insert lang natin itong flat bar na ating ginamit, na ating na-bend. So ganyan mga boss ang kanyang magiging itsura. At kailangan lapat na lapat po yung ating flat bar. O titingnan nyo mabuti kung nakalapat siya. Maaari nyo siyang pukpukin para sumunod doon sa appearance ng ating front fender. So susukatin din natin, kailangan yung bolt na ginawa natin na nilagyan ng dalawang nut. So dapat ay pantay lang siya dito sa pinaka-plastic para hindi ma-stress yung ating plastic once na hinigpitan na natin siya doon sa ating motor, pag nakikabit na natin sa ating motor. So ganyan ang magiging itsura niya mga bossing, at mapapansin nyo may dalawang butas dito sa kabila. So tigis ang butas sa bawat flat bar. Lalagyan natin ang maliit na tornilyo. So katulad niyan mga boss, babarinahan din natin yan. At lalagyan natin ang tornilyo sa dalawang piraso dyan. Yun lang po ang magiging gastos natin sa pagre-repair ng ating front fender. So ingat tayo mga bossing sa paghahawak ng ating power tools, ng ating barena. At ingat tayo na hindi masugatan yung ating mga kamay. So after natin mabutasan mga boss, yung dalawang flat bar at may sukat natin dito sa front fender, saka natin ikakabit ngayon yung dalawang pirasong bolt na maliliit para siya yung mag-hold dito sa ating inilagay na flat bar na nakafix na siya dito sa ating front fender. So ganyan mga bossing, bahala na kayo dumiskarte kung gaano kalaking tornilyo. Ang importante lang dyan, yung pinaka ilalim ay hindi sasabitan ng ating gulong. So kung mga half inch or 3/4 inch, po pwede naman, hindi naman naabot yung ating gulong kasi malaki naman yung allowance. Pag naikabit na natin to, malaki pa yung clearance dun sa ilalim. At ganito na yung kalalabasan mga boss ng ating
ginawang repair, no, yung ating ginawang improvement dito sa ating front fender. So napaka-basic mga bossing ng ating ginawang repair at dalawang flat bar na 7 inches at dalawang bolt. So tapos na po yung ating problema mga bossing. So ito na mga boss, nakakabit na dito sa ating motor yung ating ginawang front fender, yung ating tapaludo. So mapapansin nyo mga boss dito, meron tayong parang sunog, no? Actually sinunog talaga natin yan, pinagdikit natin gamit yung ating soldering iron at nung maayos natin, tsaka natin nilagay yung reinforcement. At dito nga mapapansin natin yung pinakaulo ng ating tornilyo, dalawang maliit na tornilyo na nag-hold dun sa ating flat bar. So ipapakita ko sa inyo mga boss yung dito sa bandang ilalim kung ano yung itsura. So ayan na po yung ating finished product. So nakabolt lang yung dalawang flat bar kasama nung front fender. At basic na basic mga bossing yung ating ginawa. So kayang-kaya nyo ito. At ang maganda lang rito kung meron pa kayong pintura, ang maganda pinturahan nyo rin bago nyo ikabit. So ito kasi for demo lang natin, para makita nyo kung ano yung kanyang outcome. So ang resulta nito mga bossing, talaga na wala na yung malakas na vibration na kahit na umaandar lang ay pumapagpag. So nagawa na natin ng solusyon at naway makatulong po ito sa inyo mga boss. At hanggang dito na lang po muna tayo at please subscribe po sa ating YouTube channel at ride safe po palagi mga boss.